Sa videong ito, makikita ang masayahin at kikay na si Jovelyn. Ngunit tunay ngang sa isang iglap lang ang kasiyahan pwedeng mapalitan ng pagkabahala. Ang 22 anyos kasing si Jovelyn, isang linggo nang nawawala. Bong Jovelyn! Bong Jovelyn! At buong Puerto Princesa City sa Palawan na raw ngayon ang naghahanap sa kanya. 250,000 pesos na pabuya rin ang naghihintay sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng dalaga. Mahal ko po yung anak ko. Ang inaasahan nilang magbibigay linaw sa kaso ng kanyang pagkawala, ang mga kuha ng CCTV. Merong tinatago. Hindi ko na po sa dami nahanapin. Nasaan na nga ba si Jovelyn? Yun! Third year criminology student si Jovelyn. Para makatulong sa pamilya, nag-working student siya. Pumasok na sales lady sa isang boutique sa mall. Responsible, lagi siyang nagpapaalam sa magulang. Sobrang close po kasi parang sobrang iniidolo ko po yung ate ko. Siya po yung tinitingnan ko na pag-asa namin. Hindi po yan siya nag-aalis na hindi siya nagpapaalam. Nagsasabi rin po yan siya kung halimbawa mali-late ng uwi. Pero nito lang as 5 ng Agosto. 6:38 nag-chat po si Jovelyn kung anong ka po ba yung ulam sa bahay. Tapos bigla po siyang nag-chat mga around 6:38 then hindi nga daw po siya nasahura ng kanyang ma'am. Yun po yung huling chat niya. Hindi na po namin makontak. 1 hour ago pa lang po, kumilos na po kami. Kasi hindi po normal yun eh. Pagdating po namin, sarado na po yun. Tinawagan po namin siya sa cellphone number niya around 9 p.m. In-accept niya po yung call, pero wala pong nagre-response doon sa tawag. Hindi ko na po sa dami nahanapin. Mahal ko po yung anak ko. Ang boss ni Jovelyn, nagpaunlak ng panaya ang store manager na si Karen. Si Jovelyn, tahimik. Most of the time, nandun lang siya sa harap, nakatayo, waiting kapag may customer kami. Isang tanong, isang sagot. Kwento niya, tanghali nitong August 5, nakita pa niya sa store si Jovelyn. Yung trabaho niya, nagagawa niya naman. Wala akong problema ka job. Pagsapit ng alas 6:30 ng gabi, pinag-out na raw ni Karen si Jovelyn. Maaga ko pa siya pinauwi. Kinabahan ako na hindi na rin talaga ako nakatuloy. Paglilinaw din ni Karen. Bakit parang ako na yung panaging suspect? Ako na yung may kinalaman, hinay-hinay po sa pananalita. Wala po kayong alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Mayroon naman tayong PNP, malinis ang konsensya ko. Ang pagkawala ni Jovelyn, agad ipinablotter sa barangay. Nagulat na lang po kami, bigla kaming tinawagan ng mga kasama na mayroon daw pong nawawala na taga barangay Santa Lourdes. Inadvisan po namin yung magulang na mag-report din po sa PNP Irawan. Kailangan pa daw po ng court order. Nag-decision kami na pupunta sa CIDJ para humingi ng tulong kasi alam namin na mabilis sila kumilos. Hanggang ang maotoridad, nakakuha ng CCTV footage. Sa CCTV nakuha nitong August 5, makikita si Jovelyn na pumasok sa kanyang trabaho 9:09 ng umaga. Nakasuot ng kulay yellow-orange na damit, nakamaong at may itim na bag. Pero wala naman daw silang pinanghahawakang kuha ng CCTV matapos ang duty ng dalaga. Hinala tuloy nila. Hinili lang nila yung pinakitang footage. Bakit wala silang may pakitang footage samantalang mayroong nahagip doon ng kanyang pagpasok? Paglabas, wala silang maipakita. Sobrang nakaka-depress po. Anong dahilan? Ba't hindi nila maibigay? Ano yung rason nila? Ano yung mas malalim na rason nila? Ibuhay na itong pinag-uusapan. Ang ilang opisyal ng local government unit sa Palawan nanawagan na rin. Yung ordinance number 690, yung CCTV ordinance of Puerto Princesa, it is the responsibility of the owner of the establishment to allow law enforcement agencies to view the recorded videos and to provide a copy within 72 hours of any footages upon written request of the law enforcement agency in aid of investigation. Non-compliance to the written request shall be penalized by suspension of mayor's permit. Merong tinatago. Sana po ay tulungan po ninyo kami o makipagtulungan po kami na maibalik po sa amin si Jovelyn ng buhay. Hanggang nito lang Biyernes, ang Super Radio DYSP may nakuha raw na mga CCTV footage gabi nitong August 5 at ipinakita ito sa aming team.
ano ang nilalaman ng mga bagong CCTV footage? Makatutulong ba ito sa paglutas ng pagkawala ni Jovelyn? Sa CCTV footage po, yung pinaka-main, kailangan namin para po malaman namin kung si Jovelyn nga ba ay nakalabas po ng Robinson, ano ang sinakyan niya po noong mga panahon na yon. Wala pong CCTV footage na binigay o larawan na siya po ay lumabas. Nagbabakasakali po kami na makita si Jovelyn. Lahat po ay pinuntahan na namin. Bigo kaming makita siya. Lahat yung pwedeng gawin namin, ginawa na namin kasi nga yung oras tumatakbo. At sa kalagitnaan ng paghahanap kay Jovelyn, may nakapag-tip mula sa barangay New Panggangan na meron daw isang lumulutang na bangkay. Sino ito? Parang tao. Nakataob po siya. Nakaharap sa laot yung ulo. Sigurado po ako tao yung nakita ko. Job! Hirap na kami. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin. Para lang mahanap ka. Ang patuloy na paghahanap kay Jovelyn, tutukan! Bong Jovelyn! Bong Jovelyn! Susunod na! Matapos ang isang linggong pagkawala ng dalagang si Jovelyn sa Puerto Princesa City sa Palawan, ang Super Radio DYSP may nakuhang karagdagang mga CCTV footage gabi nung nawala si Jovelyn, August 5. Ito po yung mga CCTV footage na pinagkatiwala ng mga concerned tenants. Sa unang video na kuha mula sa CCTV, sa isang shop sa ground floor ng mall, 6:50 p.m., kitang-kita ang pagdaan ni Jovelyn. Nakasuot ng kulay yellow-orange na damit, nakamaong, at may dalang backpack. Katulad ito ng screenshot sa CCTV nung umagang pumasok ito, pasado alas 9 ng umaga. Sa ibang anggulo naman, sa isa pang shop sa ground floor, sa parehong oras, 6:50 p.m., makikita rin ang muling pagdaan ni Jovelyn. Bandang 7:03 p.m., sa isa pang kuha ng CCTV na mula naman sa isang jewelry store, makikitang naglalakad si Jovelyn sa second floor sa katapat na shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi natin makunan ng clue kung saan po yun, kung lumabas ba talaga o hindi, kung sumakay ba, ano ba. Magulong, ma'am. 3 oras naman ang layo mula sa mall kung saan huling namataan si Jovelyn, may nakapag-tip mula sa barangay New Panggangan na may isang lumutang na bangkay. Nakita ko po na may nakalutang nga, parang tao, nakataob po siya, nakaharap sa laot yung ulo, tapos yung paa naman nasa tabi. Sigurado po ako, ma'am, na tao yung nakita ko. Ang Coast Guard agad itong pinuntahan. Hindi niya malaman kung babae o lalaki. Hindi din namin ma-verify yung information na yan since ang binigay lang na information nitong bankero nga ay maikling buhok, naka-brown na shirt, tapos naka-black jogging pants. Kung sa mall siya nawala, hindi natin maano kung mapunta siya sa dagat. Pero may possibilities. Kinaumagahan, August 13, itinuloy nilang paghahanap. Samantala, ang mall kung saan nagtatrabaho si Jovelyn, nagbigay ng opisyal na pahayag. In relation to the reported missing employee of one of our mall partner tenants, the management of Robinson's Place Palawan is fully cooperating with police and local authorities to support their investigation. The PNP has viewed the CCTV footages and copies of all the requested footages have been given to them. In addition, we have made available for their investigation the logbooks at the employee's entrance and likewise facilitated coordination with tenants that have CCTV cameras. Tuloy-tuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa PNP at mga lokal na otoridad. Maraming salamat po. Paglilinaw naman ng mga pulis, wala raw nawawalang CCTV footage. At ang mga CCTV footage sa mall, kanila na ngayong iniimbestigahan. Kompleto po ba ito? Walang po. Ito po yung mga available lang na CCTV footages na nakuha po natin sa mall. Hindi po namin masasabi na may kulang. Meron na po tayo mga suspected na pwedeng nasakyan ni Miss Galieno na isang sedan nung siya po ay pauwi sa kanilang tahanan. Wala po kaming tampuhan, baka nakasakay po, tapos kung saan po siya dinadala.
Bon Jovelyn! Bon Jovelyn! Samantala, ang ilang mga kababayan ni Jovelyn, nagsagawa na ng prayer vigil, humihingi ng kalinawan sa kanyang pagkawala. Miss na miss ka na namin, Jovelyn. Hahanapin ka namin. Hindi na rin po kami nakakilos kasi laging focus namin asaan na kaya si Jovelyn. Ang ina naman niyang si Jeline, walang ibang magawa kundi alalahanin ang kanyang anak sa mga naiwan nitong gamit sa bahay. Nakakalungkot lang po kasi wala pa siya dito. Nasanay po kasi ako na tuwing umaga, nandito siya. So ngayon dito po, malungkot. Ito may mga gamit niya. Malungkot kasi hindi ko siya nakikita. Masakit para sa akin kasi hindi ako sanay. Kung buhay ka man, magpakita ka na sa amin, Job. Anak, kung nakikinagkawan ngayon, sana umuwi ka na. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.